Maligayang araw sa lahat at welcome sa Notable Bio, ang channel na magkukwento sa inyo ng naging buhay ng mga sikat noon. Ang balita ko, ikaw ang pinuno. Ang katulad mo ba may karapatan? Ni wala kang karapatang mabuhay. Kung hinahangaan nyo ang mga nagdagwapuhang magkakapatid na Legazpi, ay masahangaan nyo ang veteranong aktor na kanilang pinagmulan na si Lito Legazpi. Si Lito Legazpi ay may tunay na pangalan na Ludovico Angeles Legazpi, na isinilang noon September 10, 1941 sa Kalumpang, Marikina. Ang kanyang mga magulang ay sila Augusto Legazpi at Florentina Angeles, at si Lito ay ikatlo sa 11 anak ng mag-asawa. Sa kanyang kabataan, si Lito ay tinatawag ng kanyang pamilya sa Palayaw na Lodi, na kahit nang siya ay magsimulang makilala sa pinilakang tabing, ang pangalan ito pa rin ang gamit ng kanyang mga kapatid. Siya ay nagtapos ng elementarya sa Kapitan Moy Elementary School sa Marikina, at pumasok naman ng sekundarya sa Victorino Memorial High School. Nang siya ay magkoleyo, pinili ng binata na kumuha ng kursong radio broadcasting sa Ateneo de Manila, subalit dahil na rin sa kahirapan ng buhay at oportunidad na makapasok bilang artista, ang pag-aaral ng kolehiyo ay hindi natapos ni Lito. Sa panahon ng kanyang kabataan, ang ina ni Lito ay isang simpleng may bahay lamang, samantalang ang kanyang ama ay isang sapatero. Habang tinutulungan ang kanyang nakatatandang kapatid na magbuhat ng mga nilaban damit sa ilog ng Marikina, si Lito ay napansin ng isang talent scout at inalok na sumabak sa pag-arte. Maging ang kanyang ate ay sinubukan isama ng talent scout sa pag-audition, subalit si Lito lang ang pinayagan ng kanilang ina, dahil sa walang maiiwan para mag-alaga sa kanilang mga nakababatang kapatid. Agad isinama ng talent scout ang binata sa bakuran ng Sampaguita Pictures, kung saan ito ay nakapasa sa screen test. Dito na rin nagsimulang gamitin ni Lito ang pangalan Lito Legazpi, na kanyang naging screen name hanggang sa pagtanda. Noong 1959, si Lito ay unang napasabak sa mga pelikulang Babyface, Ipinagbili Kami ng Aming Tatay, at Wedding Bells. Siya ay gumanap lamang ng maliliit na role sa mga pelikulang ito, subalit ito ay hindi naging hadlang upang siya ay patuloy na makatanggap ng iba pang mga proyekto. Kalaunan, ay unti-unting nabigyan ng mas magagandang parte sa pelikula si Lito, at nagsimulang magkasunod-sunod ang kanyang mga pelikula. Ilan dito ay Ang Sa Hardin ng Diyos, Di ng Hukom, at Bilanggong Birhen noon 1960, Serenata, Mother Dearest, at Jose Eddie Lito noon 1961. The Big Broadcast, Love na Love Kita, Pitong Puso, Susan Susay Susi noon 1962. Sweet Valentines, Tagumpay ng Langit, Ang Class Reunion noon 1963, at marami pang iba. Sa taon 1963 rin nang si Lito ay sinimulan itambal sa malalaking pangalan ng artista sa panahon iyon, tulad nila Gina Pareño, Rosemary Sonora, Dindo Fernando, Romeo Rivera, at iba pa. Napabilang rin siya sa mga tinatawag na matini idol tulad nila Eddie Gutierrez, Romeo Vasquez, Jose Marie Gonzalez, Greg Martin, at Juancho Gutierrez. Si Lito ay isa sa iginagalang na aktor noon, dahil na rin sa kanyang propesyonal na ugali pagdating sa trabaho, at pagiging perfect gentleman. Ibinahagi niya noon na kanyang iniidolo ang Hollywood actor na si Marlon Brando, at ang aktres na si Jean Simmons. Siya rin ay laging nanonood ng basketball games sa Rizal Memorial Stadium, at bilang libangan, ay madalas sumama sa mga kaibigan upang maglaro ng bowling. Si Lito ay mahilig rin tumulong sa mga taong nangangailangan, at pagdating sa set, ayaw ni Lito na siya ay late sa shooting. Sa kahabaan ng dekada 60 hanggang bago matapos ang dekada 70, ang karyer ni Lito ay namayagpag sa industriya ng pelikula. Ang mamamayang Pilipino ay labis na humanga sa kanyang angking talento sa pag-arte, hanggang sa kanyang pansamantalang pagre-retiro noon 1979. Sa panahon ito, ang aktor ay nag-focus sa kanyang pamilya at apat na anak na lalaki, kung saan ang tatlo dito ay sumabak rin sa pag-aartista. Ayon kay Care, si Lito ay naging mabuting ama sa kanilang magkakapatid, kung saan ay lagi nitong inuuna ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ito man ay pinansyal, pisikal, emosyonal, at espiritwal, ang aktor ay palaging nariyan upang kanilang malapitan. Bagamat maituturing na si Lito ay isang istriktong ama, ay masasabi ni Care na ito ay hindi labis at para lamang sa kanilang ikabubuti. Palibhasa ay puro lalaki ang kanyang mga anak, ayaw na ayaw rin ni Lito na sila ay masasangkot sa anumang trouble o kaguluhan.
Nang pumasok sa pag-arte ang Legazpi Brothers, si Lito rin ang kanilang naging mentor at gabay sa showbiz. Hindi ito nagsawa na magpaalala, lalo na kung ito ay para sa kanilang kinabukasan. May panahon rin na si Lito at ang kanyang pamilya ay nanirahan sa Amerika, at ang dating aktor ay nagsimulang magnegosyo roon. Siya ay nagkaroon ng video production company, na kanyang pinangalanan na Legazpi & Sons. Maaga rin niyang tinuruan ang mga anak ng tamang pangangasiwa sa kanilang negosyo, at sa loob ng 2 taon, ang kanilang buhay sa Estados Unidos ay naging masagana. Noong 1987, si Lito ay muling nagbalik sa pag-arte, kung saan siya ay nakasama sa TV series na Agila. Sa mga sumunod na taon, ang batikang aktor ay nagbalik na rin sa paggawa ng mga pelikula, kasabay na rin ng pag-aartista ng kanyang 3 mga anak. Ilan pa sa kanyang mga pelikula ay ang Anak sa Una, Masikip na ang Mundo Mo, Lessons in Love, at alias Babyface noon 1990. Zaldong Tisoy, alias Dodong Guapo, at Kung Patatawarin Ka ng Bala Ko noon 1991. Agila at Guerrero, Gobernador, at Hanggang May Buhay noon 1992. Mario Sandoval, Kapatid ni Judas, Aguinaldo noon 1993, at marami pang iba. Habang lumilipas ang mga taon, si Lito ay nakilala rin sa kanyang versatility sa pag-arte, kung saan ang aktor ay makikitang gumaganap ng mga role sa action, drama, at kung ano-ano pa. Nang mabawasan ang paggawa ng mga pelikulang Pilipino, ito ay hindi rin naging hadlang upang si Lito ay hindi makaarte. Siya ay nakasama sa mga serye sa telebisyon, at walang sawang ibinahagi ang kanyang talento sa TV. Ilan dito ay Ang Bukas Na Lang Kita Mamahalin noon 2013, Ilustrado at Ninyo noon 2014, Princess in the Palace at Ika-6 na Utos noon 2016, Ang Probinsyano noon 2017, Haplos at May Special Tatay noon 2018. Sa pagtatapos ng August 2019, si Lito ay nagkaroon ng malalang ubo na nauwi sa sakit na pneumonia. Makalipas lamang ang 2 linggo, siya ay isinugod sa Cardinal Santos Medical Center, nang siya ay makaranas ng labis na pananakit ng dibdib noon September 6, 2019. Sa kasamaang palad, ang ating hinahangaan aktor ay pumanaw makalipas lamang ang 2 araw sa ospital, nang siya ay dumanas ng cardiac arrest noon September 8 ng parehong taon. Sa araw ng kanyang pagpanaw, si Lito ay 77 taon gulang, na 2 araw na lang ang kulang upang siya ay maging 78, sa kanyang kaarawan sana noon September 10, 2019. Nilisan man ni Lito ang mundo, siya naman ay palaging mayroon puwang sa puso ng kanyang pamilya, mga mahal sa buhay, mga tagahanga, at maging ng masang Pilipino. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Lito Legazpi, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.